Magandang araw po sa ating lahat sa pagkakataong tinipon tayo ng Panginoon para pag-aralan ang kanyang salita. And this is part of the Philippine National Police Internal Cleansing Strategy. At nagagalak po kami, ang aming Squad 244, to welcome everyone para mag-aral Lesson 3.8 entitled A Lifestyle of Learning. So, we would like to welcome ang ating mga kapatiran sa mga kaipanig ng mundo. So, along with Corporal Mark Anthony Painor, Police Staff Sergeant Ryan Garcia, Police Staff Sergeant Adeo Burgess, Police Staff Sergeant Archie Baldomar, kasama rin po natin si Police Senior Master Sergeant Joseph Aquino, at ang aming squad leader si Police Executive Master Sergeant Ma'am Lucy Balikod. Ang Squad 244, kasama po ang kanilang life coach, would like to thank God and welcome everyone sa ating Lesson 3.8, A Lifestyle of Learning. Let's pray. Aming Ama, kayo po magpala sa muli naming pagsalita at pag-uusap ng iyong aral. Tulungan mo kaming mabuksan ang aming isipan, ang aming puso. Maintindihan namin ang katuruan upang huwag kaming huminto na maghangad na matuto. Hayaan niyo po, daki ng Diyos, na ang aming Squad 244, sa po namin mga kasamang nakikinig ngayong oras na ito ay magkaroon ng isang desisyon na we will stay as learner para lalo kaming tumibay at hindi lang maingatan ang aming buhay, pati aming pamilya, ang aming mga kasamahan, at ang aming tinatahak na landas. Lord, help us to realize that knowledge is power. So Lord, ngayong oras na ito, help us to have that lifestyle of learning. Gabayin niyo pong aming kapulisan mula sa pinakbababang rango hanggang sa aming Pangulo. Maluwalhati po kayo sa oras na ito. In Jesus' name, Amen. So muli po sa ating pag-aaral, mga kaibigan, inaamin ko po, ako po ay hanggang ngayon learner. Hindi po ako nagsasabing sapat ng kaalaman sa maraming bagay. Katunayan, ako po ay handang matuto, handang makinig, handang mag-acquire pa ng karunungan sapagkat I'm still a learner. I need to learn more from you, from everyone, lalong-lalo na mula sa salita ng Diyos. May nakapagsabi, there is no end to education. Hindi ito yung nakabasa ka lang ng aklat o nakapasa ka sa isang exam o nakatapos ka sa isang kurso, you are already educated. Actually, hindi po yun ang kabuuan ng edukasyon. Hindi po yun ang kabuuan ng kaalaman. The whole of life, from the moment we were born, before the moment you die, is a process of learning. But the most pressing task sa kaalaman is to teach people how to learn. At pagka ho ang tao ay ayaw na makinig at they ignore learning, wala na siyang pupuntahan kundi ang pagkawasak. The fact that God gave us 2 ears and 1 mouth, we need to listen more and talk less. We need to keep on learning. As sabi ni Albert Einstein, wisdom is not a product of schooling, but of a lifelong attempt to acquire wisdom. Na tayo mga nag-aaral pa sa eskwelahan natin, we have some subjects na paborito natin, at pagka yun ang tuturo sa atin ng ating guro, excited tayo matuto. Because we want to learn. Excited tayo sa ganung bagay. Although, may pinipili tayo mga subject. But ang sinasabi natin, you are the person who will become successful if you want to keep on learning. Ang sabi ng Proverbs 18 verse 15, the heart of the prudent, o ang puso ng matalino, ang sabi sa Bible ay Tagalog, na Tagalog ay mabait. Ang taong matalino, ang taong mapantas, acquires knowledge, and the ear of the wise seeks knowledge. Matthew 11:29-30, the Lord knows that we all need to learn
Sabi niya sa atin, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. So, we are so bombarded with many things sa paligid natin. We need to come to Him, to God, to Jesus Christ for our rest. And sabi niya, for my yoke is easy and my burden is light. Learn of me. So, we need to learn from the Lord Jesus Christ. May isang pangyari po sa Bible, sa 1 Samuel 18 verse 14, kung saan si David po ay, he was just come out from a big victory against Goliath. And the Bible says, David behaved himself sa lahat ng kanyang kilos at ang Panginoon ay sumasa sa kanya. Sabi sa Tagalog, si David ay nagpakabait. Sa ibang salin, ang wika ron eh, David prospers. May kinalaman ho yung mga sinasabi niyo sa katangian meron si David. So as people were singing and people were dancing in celebration sa streets na kanilang lugar, dahil they welcomes the victory and the victorious sundalo na lumaban kay Goliath. At pinarangalan ang pangalan ng Diyos. Tinalo ni David ang higanting kalaban nilang Philistine. If there is a single statement kung saan si David ay ipakikilala during that time na siya nagtagumpay at siya ay marunong ng bagay tungkol sa Diyos at hindi pa siya gumagawa ng hindi tama sa mata ng Diyos, this is the statement na pwede natin sabihin, David prospers in all his ways for God was with him. Maayos ang kanyang pagkatao because God was with him. He kept on learning because God was with him. Lahat ng ginagawa niya, pinagpapala, sumasagana, nagiging ayos ang outcome because God was with him. Part of our learning process should be our decision and determination and commitment. God, I need to learn from you. I need to learn with you. I think four times, sinabi ng Bible that David behaved himself wisely, which caused him to prosper. Ang wika sa iglesia, sa salitang Hebreo, sakal. And it has two significance para sa ating pag-aaral. Sa Proverbs 10 verse 19, when there are many words, transgression is unavoidable. But he who restrains his lips is wise. Wika, pag maraming mga daldal at salita at mga ayaw mong mapangunahan ka, gusto mo ikaw palaging pinakakinggan at ayaw mong matuto at makinig. Ang sabi ng Bible, nagkakaroon ng pagkakasala. The more you talk, lalo ka ipinapahamak ng salita mo. But he who restrains, mumipigil na kanyang labi, ay may kapantasan. Sakal, yun ang salita sa Hebrew. A person who is wise, a person who is intelligent, who will prosper. He knows how to keep his mouth shut. Ang taong ito na willing to learn, he can keep confidence when people say, oh, baka pwedeng sa atin na muna itong bagay na ito. That's another characteristic of a good friend. He could be trusted ng mga detalye ng buhay. Hindi yung nasabihan ka, ikinukwento mo kung kani-kanino. Pinagtiwalaan ka, pero you betray the trust. Hindi po ganyan ang isang kaibigan. Two things we need to have as a good friend, respect and trust. So, with the details of other people's life na ipinagtiwala sa iyo, ang isang tao na willing to learn and willing to prosper, considered as intelligent and behaved, are the ones who will keep their mouth shut sa laging tamang panahon. At bilang tanda na isang wise and prudent and intelligent, a person like David, second insight will be Proverbs 21 verse 11, when the scoffer is punished, the naive becomes wise. But when the wise is instructed, he receives knowledge. Wika ng Bible, kapag ang isang manduduhagi ay pinarurusahan, yung taong walang kamuang-muang sa mga bagay niyon, nagiging matalino sapagkat alam niya, ba, mali pala ginawa nun, so hindi na ako gagaya. Pero ang isang taong pantas at may karunungan at may kabaitan at may katinoan, ang taong learner, pag tinuruan, he will always receive knowledge. Ang isang taong ito ay tinatawag na teachable. Ang tao who is willing to have a lifestyle of learning is teachable. He was wise. He is wise because he guarded his lips. He is wise because he maintained a teachable spirit.
Willing siyang matuto. Philippians chapter 3 verse 13, ang wika ng talata, mga kapatid, hindi ko inaaring nabut na, hindi siya sabing, alam na yan lahat ng bagay, that what sa bagay ginagawa ko, nililimot ang nakabagay sa likuran, tinutungo ang mga bagay na hinaharap. He's willing to learn and to listen. No matter how fast yung promotion or how high yung exaltation may be, we should never lose our teachability. Learn to humble yourself and still willing to learn kahit na mataas na naabot na natin. We never reach a level. We will never be able to reach that level. Kahit anong feeling natin that we are above criticism or we no longer need the input of others, hindi natin marating yon. Kahit feeling natin, alam na natin lahat, kahit feeling natin naabot na natin lahat, frankly, there are times that the best lesson we learned in this life are learned from our enemies, from the other person. So how do we develop a teachable attitude? How do we learn to have that lifestyle of learning? One, learn the truth. There's only one truth. Ang isang ibang tao, the truth they knew, the truth they knew, and the real truth. But the truth is this. Mga bagay na nakasulat, Philippians 4:8, may kapurihan, may mabuting ulat, kagalang-galang, kaibig-ibig. Things that are in line with the Word of God, those are the truth. The Word of God is the truth. So learn the truth. So we will reap the benefits of wisdom. We will reap the benefit of freedom and peace and integrity when we choose to learn the truth. Mag-ingat po tayo sa binabasa natin, mag-ingat tayo sa ating pinanonood, sa ating paniniwalaan, especially sa ating panahon ngayon, ang daming fake news sa internet, kung saan saan lugar. Mag-ingat po tayo. We should have that standard, the Word of God. Proverbs 23 verse 23, ang wika ng talata, bumili ka ng katotohanan, huwag mo ipagbili. Oo, karunungan at turo at pag-uunawa. It means when you acquire, you buy something and then you acquire. So you acquire knowledge of God, nagkaroon ka ng karunungan mula ng Diyos through reading of the Word. Why do you buy it? Meaning you spend time. You spend time reading, listening. So you acquire knowledge of God at all cost. And to do this, you need to, of course, to experience pain sometimes, and industriousness, and sometimes you need to invest labor na extra time, ibig sabihin, at sabi ng Bible, and sell it not. Once you acquired knowledge, once you learned something, huwag niyo i-consider kailanman na ito ay mawawala sa iyo. You cleave to it. You guard it. And even at the risk of the life, ingatan niyo na katotohanan ito ay huwag mawala sa iyong pagkatao, and keep on sharing it. Manatili sa iyo, ikakalat natin ang katotohanan. Sa John chapter 8, verse 31 and following, sabi ni Kristo, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, when you stay by the book, by the moral standard ng salita ng Diyos, kung magkagayoy tunay ngang kayong mga alagad ko, you shall know the truth, and the truth shall set you free. If you will stay with the guidance and standard of the Word of God, sabi ng Bible, of course, you will be considered as my true disciple. Lanak kung tanong buhay na may katinoan, may pagmamalasakitan sa isa't isa, and you know the truth. The truth shall set you free. Not only learn the truth, secondly, learn from trials. Matututo tayo lalo when we pass through some testings and trials, and the trials we face and the testings are opportunities para tayo ay lumago, tumibay, and magmature, lalo when we understand na Diyos ginagamit yung mga pagsubok, minsan ito, to mold our character. In times of testing, we learn to be humble, and in times of testing, we must learn to take responsibility ng ating mga ginagawa. We also learn to trust God. At nakita natin ang Diyos sa lahat ng ito, and to seek His wisdom. At gabayan tayo sa ating gagawin. To ask other people for help, and to have compassion for those na dumadaan din sa ganung pagsubok. So while we are under trials, under pressure, or on testings, we must learn the things of God and learn to submit. Not only that, Romans chapter 5, verse 3 hanggang 5, at di lang gayon, kundi nagagalak tayo sa ating mga kapighatian. Nanalalamang ang kapighatian gumagawa ng katiyagaan, at ang katiyagaan gumagawa ng pagpapatunay,
At ang pagpapatunay, gumagawa ng pag-asa at ang pag-asa ay di humihiya sapagkat ang pag-ibig ng Diyos na buo sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo ibinigay sa atin. Through the Holy Spirit, we will be able to learn. He is the teacher, the Holy Spirit. Philippians chapter 4, verse 12 to 13, ang sinasabi ng salita ng Diyos, marunong akong magpakababa, marunong naman akong magpakasagana sa bawat bagay at sa lahat ng mga bagay, inatutunan ko ang lihim maging sa kabusugan, maging sa kagutuman, maging sa kasaganaan, maging sa kasalatan. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Mga kapatid, hindi lang tayo, dapat relax, okay lang tayo, masaya tayo when we are having some prosperity. Huwag tayong pakapretid dahil pag hindi tayo natuto magpakumbaba sa panahon ng kasaganaan, we will, God forbid, curse God during our testings. And let us take this challenge. Have a lifestyle of learning. Sabi ni Dr. Sears, the more that you read, the more things you will know. And the more you learn, the more places you will go. Sabi ni Henry Ford, anyone who stops learning is old, whether at 20 years old or 80 years old. Pag tumigil ka ng matuto, you are getting old. Anyone who keeps learning stays young, sabi ni Henry Ford. Sabi ni Brian Tracy, the people who develop the ability to continuously acquire new and better forms of knowledge that they could apply sa kanilang buhay at sa kanilang trabaho are the ones who are movers and shakers of our society for the indefinite future. Mga kapatid, pag hindi tayo marunong matuto at makinig and we stop learning, that's ignorance. And ignorance is not a bliss. Ignorance is the breeding ground of fear, breeding ground of prejudice, superstition, and why? Because knowledge is vital. Kailangan. Importante ang kaalaman. Importante ang pagkatuto. Never, never get rid of learning things, hearing things, and knowing things. Kailangan natin mag-expand pa ng kaalaman. Sa Iron Gate, leading to the campus of Harvard University. Na nung araw po, mga kapatid, ay nagsimula ito bilang Bible School. Training ground ng mga ministro ng Panginoon. Nangangaral na si Kristo'y Diyos na nagkataon tao. Na nung araw, ang kanilang prinsipyo ay ipangaral ang Ebanghelyo. At yung paaralang iyon ay sinimulan sa intensyong magiging training ground ng mga pastor at misyonero. Sa kanilang marker, doon sa kanilang Iron Gate, nakalagay ito. For perpetuating an educated, well-trained body of godly people who would proclaim God's message with intelligence, authority, and conviction. That oldest institution of higher learning, founded 16 years only after ng Plymouth settlement ng mga settlers. It was established for the very purpose of training ground for pastors and missionaries. But as history says, matapos na sila mag-settle sa New England, ang mga ninuno nila roon, and they started to build their houses and God provided all the necessities for their living. They reared convenient places, nagkaroon sila mga places for worship and settled the civil government. Then, sinikap nila i-advance ang karunungan at mapanatili yung maayos sa pagkatao para maiwasan yung ignorance sa salita ng Diyos. Sinikap nilang ipamuhay ang turo at aral ng salita ng Diyos until secular intellectualism with subtle narcotic of humanism and socialism began to paralyze the nerve centers of theology. Pinarilisa nito ng intellectual secularism yung kanilang educational philosophy. They allowed foreign learning na sumira sa kanilang gabay ng salita ng Diyos. And sadly, doubt and despair replaced certainty and hope ng mga leaders nila at ng mga tao. Mental discipline na meron sila dati na hinasa, sinikap, hasain, na mabuti to have academic and intellectual integrity, began to lag. Permissiveness became the order of the day. Na tila nauwi ang lahat sa isang napakalaking biro at katatawanan. Yung sinimulan lang maganda ay na kubabawan ng karunungang hindi galing sa salita ng Diyos.
kaalamang galing sa kaaway na si Satanas. Ngunit salamat sa Panginoon, for there are some exceptions, there are few na natiling, pinanatili ang katotohanan, ang katuruan, pinanatili na pagkatuto ng tama. Pero alam niyo, again, there are dangers connected with being knowledgeable. Ecclesiastes 1:17, kung di tayo mag-iingat, acquiring knowledge, learning things, pag di natin ipinagkatiwala sa Diyos, it could be very dangerous. Listen, Solomon says in Ecclesiastes 1:17, binabalaan tayo at inihilig kong aking puso sa na makaalam ng karunungan at makaalam ng kaululan at ng kamangmangan, aking nahalata na ito man ay nauuwi sa wala. The wearying, the futile pursuit of knowledge, a flesh trip that can cause a head to outgrow a heart. Natuto ng karunungan ang kaisipan, pero naging hungkag ang puso. Dapat ang puso ang matuto ng mga bagay ng Diyos para hindi maging hungkag ang kaisipan. Because mere intellectualism can be only a striving after the wind. Iwika nga. But ang ating desire is to support the premise that knowledge, rather than being an enemy of the faith, knowledge is our strongest ally. Knowledge from God, with God, knowledge from the Bible. As sabi ni C.S. Lewis, if the entire world were Christian, it might not matter if the entire world were uneducated. Totoo nga naman. Kung lahat na lang ng tao may takot sa Diyos, of course, hindi na kailangan masyado ang mga kaalaman as it is right now. But dahil sa hindi lahat ng tao Kristiyano, hindi lahat ng tao may takot sa Diyos, at lahat ng tao ay tumatalino, gumagaling, humahas ang kaisipan, nagiging mabalasik laban sa Kristiyano at laban sa salita ng Diyos, we need to be knowledgeable, tayong mga Kristiyano. Sabayan natin ang kaalaman ng Bible, ng katuruan ng Diyos, ang karunungang ipinapamuhay na atin laban sa kaalaman na ipinangangalandakan ng sanlibutan. Na ngayong panahon ito, pag hindi tayo nag-ingat, kakainin tayo ng buhay ng sistema ng mundo. Kaya kailangan natin matuto ng salita ng Diyos. It would be to throw down our weapons kung hindi tayo matututo at matututo pa ng nakarunungan mula sa Diyos. It would be to betray our uneducated brethren sa magitan ng turo ng mga heathen. Wala siya ng depensa, mga may hina, kundi tayo mga leaders. Good philosophy must exist. Philosophy from the Word of God, kaalaman, wisdom. If for no other reason, kailangan talagang sabayan ng kaalaman natin mula sa salita ng Diyos ang sinasabing karunungan ng sanlibutan. The cool intellect must work not only against cool intellect, actually, kundi labanan yung tila maputik na mysticism ng sanglibutan, which deny the wisdom from God. Higit sa lahat, we need intimate knowledge of the past. Learn life then, na parang isang duty na matutunan natin yung sinasabi ng salita ng Diyos, i-apply natin sa ating panahon. Knowledge and understanding are our strongest spiritual allies. As sabi ni Anthony J. DeAngelo, sabi niya, develop a passion for learning. If you do, you will never cease to grow. Tama siya. Stay as a learner. Stay learning. Pasalamat tayo sa Diyos sa kanyang kabutihan for giving us the grace to learn wisdom and understanding. Lagi tayong minatawad sa Panginoon every day sa ating ginagawang pagkakamali, pagkakasala. Pasalamat tayo sa biyaya niya sa ating tinatanggap na gabay, pag-iingat, at araw-araw na karunungan hihingi natin sa Diyos. Again, if you have any prayer request, let us know. Magpanalanginan tayo. And again, bless other people. Purihin natin ang Diyos. Let's thank Him for what He's doing sa ating buhay. And every good thing and perfect gift, palaging galing sa Diyos. At ang Diyos lagi, hindi tayo pababayaan. Stay and keep a lifestyle of learning. Salamat po. And God bless us all. And give you peace. Ingat po tayong lahat. Until next time.